Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng burong hipon. Ito ang mga ingredients natin. 1/4 hipon. Bali na hiwa ko na siya. Then, tinanggalan ko lang siya ng buntot at saka yung part ng ulo niya, yung sa may dulo. Tapos, meron tayo 1 tablespoon na chili powder, 4 tablespoon na salt, 2 tablespoon na brown sugar, at saka 6 cups na rice. Bali, bagong luto yung rice natin, guys. At saka meron tayong garapon na paglalagyan ng ating buro. Ito ang ating gagawin. I-mix lahat ng ating ingredients. Sugar and haluin natin ng mabuti. Bali, medyo i-masa-masa natin. Haluin ng maayos bago ilagay yung kanin. Pwede na natin i-mix ang kanin. Ito na guys, malapit na siyang mahalo ng mabuti. Then, pagkatapos natin mahalo mabuti, ilagay na sa ating garapon. Kailangan guys, yung garapon natin hindi siya mapapasukan ng hangin. Yung mahigpit talaga ang pagka-close. Then, after 1 week, pwede natin siyang iluto. Lagyan na natin sa ating garapon. Kailangan guys, siksikin natin. So ito na, tapos na. Bali, ilagay natin to sa isang madilim na lugar or sa isang cabinet. Tapos, after 7 days, balikan natin siya. After 7 days, ito na ating burong hipon. Pwede na natin siyang lutuin. So, maghihiwa muna tayo ng mga ating ingredients. Gagamit ako ng 7 pieces na kamatis, 2 pirasong sibuyas, meron din akong luya at saka 10 butil ng bawang. Maliliit na hiwa lang ang gusto ko guys para pwede na rin siyang makain. Nasa inyo kung anong gusto yung hiwa.
Ito na guys, tapos na tayong maghiwa. Bali, magluluto na tayo. Maglagay ako ng 200 ml na mantika. Antayin natin uminit yung mantika bago ilagay yung bawang sibuyas at saka luya. Pwede natin ilagay, mainit na siya. Magdagdag pala ako guys ng sili. Pero hindi ko siya hiniwa dahil baka masobrahan naman yung anghang. Dahil yung hipon natin is maanghang na. Pwede natin ilagay ang sibuyas. Antayin natin mag golden brown ang ating bawang, sibuyas, at saka luya. Then, pwede natin ilagay ang kamatis. Pwede na natin ilagay ang kamatis. Lutuin natin maayos yung kamatis bago natin ilagay yung bulo. Hanggang madurog yung kamatis. Pwede na natin ilagay ang bulo. Pakuluin muna natin siya ng kahit mga 20 minutes hanggang mawala yung tubig niya. Hindi na ako magdadagdag ng tubig guys kasi matubig na siya. Kaya pakuluan ko na lang siya hanggang lumapot. Nabawasan na siya ng tubig. Pag konti na lang yung tubig, dapat tuloy-tuloy lang ang paghalo para hindi siya masunog. So, lutuin pa natin mga ilang minuto. Hanggang medyo lumapot pa siya ng konti. Tapos hinaan na lang din yung apoy pag wala na siyang tubig. Lapit na siya guys. Mga 5 minutes na lang luto na siya. Ang bango-bango niya. Eto na guys, luto na siya. Lumalabas na yung mga mantika. Natin. Sarap. Tama lang yung timpla. So, ito na ang ating burong hipon. At syempre, para lalong sumarap ang ating burong hipon, naghanda rin ako ng nilagang talong at okra at saka pritong isda. Tikman natin. Sarap nito. Kain tayo guys. Ang sarap guys, try nyo na rin ang burong hipon. Tamang-tama lang yung anghang, yung lasa niya. O yung iba, pwede nyo itago sa ref. Thanks for watching.